At narito naman po ang mabilis na sulyap sa iba pang mga balita. Senator Bong Revilla na kinasuhan kaugnay ng pork barrel scam, sinuspindi ng Sandigan Bayan ng 3 buwan. Pero iaapela pa raw ito ng kampo ni Revilla gaya ng pag-apela ng mga kapwa-akusad sina Senador Juan Ponce Enrile at Jingoy Estrada. Kaya hindi pa raw ito maipapatupad. Kasama rin sa suspension order ang chief legal officer ni Revilla na si Richard Cambe. Approval at trust ratings ng Kongreso bumaba batay sa pinakabagong Pulse Asia Survey. Sa approval rating o pagtaya sa trabaho ng mga mambabatas, mas malaki ang ibinaba ng rating ng Senado mula sa huling datos noong Marso kumpara sa Kamara. Halos ganito rin ang resulta ng trust rating o tiwala sa 20 kapulungan mula sa huling datos noong Disyembre. Pero mas mababa ang nakuhang trust rating ng Kamara. Mga public at private prosecutors sa Maguindanao Massacre case, pinupukol ng alegasyon ng suhulan. Sabi ni Attorney Nena Santos, private prosecutor sa kaso, may mga ebidensya raw silang nasuhula ng kampo ng mga ampatuan ang mga public prosecutor para raw maagang itigil o pahinain ang kaso. Dagdag ni Santos, maging siya raw ay tinangka noong bayaran ng mga ampatuan. Pero sabi ni Justice Secretary Laila De Lima, sapat daw ang ebidensya ng mga public prosecutor para idiin ang mga ampatuan, kaya ro nila nais ng i-rest ang kaso. Iimbestigahan daw nila ang umano'y panuluhol kay Santos. Pinagpapaliwanag na ng palasyo si De Lima kaugnay ng mga aligasyon.